guys, our topic for today is about find your hunger. Bakit hindi naaabot ng ibang pangarap? Okay. God gives us a dream, a size too big, so that we can grow. So my name is Mami Chona. You can call me Mami Chona or Mom C. Naalala niyo po nung mga bata tayo, di ba? Pagka nag-iisip tayo ng mga pangarap, parang walang imposible, parang lahat posible. Parang kahit gusto kong maging Dana, no? Tatalon lang tayo, maglalagay ng kapa. No? Kahit ako nga kumot, itatali ko lang sa leg ko. Feeling ko si Dana na ako. Yan, superwoman, mga ganyan. Pag mga batang lalaki, sila si Superman, pero tuloy pa rin, no? Inisip nila walang imposible. So, nung bata ka, ang pangarap mong maging isang doktor, maging isang abogada, gusto mong magkaroon ng malaking bahay, magandang sasakyan, no, maging isang mayamang-mayaman, ayan. No, yung mga pangarap natin nung bata tayo, parang ang sarap-sarap ng pakiramdam, walang imposible at siguradong matutupad. Pero ngayong adult na tayo, 5 years na tayo nagtatrabaho, 10 years, 15 years, yung iba 20 years, ang tanong, naabot mo na ba ang pangarap mo? May natupad na ba sa mga pangarap mo? Iyan ang tanong, no? Bakit kaya hindi pa rin natin naaabot ang mga pangarap? At bakit yung iba tumigil na sa pangarap? No? Dahil ba sa kinukulang, no? Kinukulang ating income? Kulang ang sweldo? Never enough? Kinsa'y nasa katapusan? No? Sabi po, hindi daw po dahil sa tayo ay kulang sa ganyan, kulang sa sweldo, no? Malamang may ibang ingredients po na kulang sa buhay natin. Dahil tayo po ay may kakayahang kumita. Lahat po tayo ay nag-i-income, no? May mali lamang sa ating ginagawa, no? So ito yung maaaring sagot, no? Kung bakit hindi pa natin naaabot ang ating mga pangarap? Kahit matagal na tayong nagtatrabaho, kahit sabihin ng magulang natin, Chona, mag-aral kang mabuti at magtapos ka at maghanap ka ng magandang trabaho. At sigurado, no, matutupad na ang iyong mga pangarap. Ganyan po ang turo, no, sa atin ng mga magulang, sa ating mga kahenerasyon ko dyan, no? Yan. Pero alam niyo po ba ang isang reason o isang ingredient, kumbaga sa pagluluto, no, may isang ingredient na nawawala. Ito po yun. Dahil hindi pa natin hahanap ang ating emotional why. Yan po yung matinding pagnanais, matinding dahilan para abutin natin ang ating mga pangarap. It is a desire, it is a commitment, it is a decision, no? Parang sa gasolina, iyon yung fuel mo para umandar yung sasakyan. So ikaw, ano yung fuel mo? Bakit ka ba bumabangon sa araw-araw? No? Para magkapilang ba? Kapilang ba yan? Hindi. Yung dahilan mo kung bakit ka araw-araw nagtatrabaho. Yun, bakit ka araw-araw? Bakit gusto mong tupad? Ba't gusto mong abutin ang pangarap mo na yan? So, let me explain, no? Kung paano mo ma-i-define yung emotional why mo. No? May isang situation po, no? Isang smoker po, ano? Meron siyang 5-year-old daughter. Ito po yung example ko sa inyo. Ang sabi niya, sinubukan ko namang tumigil Chona sa paninigarilyo. Pero it doesn't work. Maraming beses ko nang sinubukan. Pero hindi ko talaga kaya. Hindi ko talaga magawa at hindi ko kaya talagang tumigil. Pero tinanong ko siya, papaano kung yung 5-year-old daughter ay nanganibang buhay at ang isang dahilan para maligtas ang buhay niya ay ang pagtigil mo lang sa sigarilyo? Gagawin mo ba ito? Napalunok po siya. Sabi niya sa akin, oo naman, Chona, syempre, titigil ko ang paninigarilyo kung ito lamang ang makapagliligtas ng buhay na anak ko. Gagawin mo ba ang lahat-lahat, whatever it takes? Oo, kahit ano pa yan, pipilitin ko, mabuhay lamang ang anak ko. So, ano kong ibig kong sabihin? Kaya kung kaya, tama? Kaya naman pala niyang huminto. May kapangyarihan man pala siyang gawin ito, no? Minto, para lang ma-achieve yung kanyang goal na gumaling. Gumaling, no? Gumaling ang anak niya, huwag manganib ang buhay ng anak niya. May kakayahan naman pala siya.
So ano pong ibig ko sabihin? Kaya hindi po natutupad ang mga pangarap natin. Wala tayong matinding dahilan o pangangailangan para ito ay abutin. No? Kilala niyo po ba si Amway leader Dexter Yeager? When the why is big enough, the facts don't matter. Kailangan mo po ng matinding emotional na dahilan para maging mayaman or it won't happen. Our initial choices are based on emotional reasons, not logical reasons. No, kaya sa puso dapat manggagaling ang ating dahilan, hindi lamang sa isipan. Kung gusto mong yumaman, kailangan mo kung ano ang emotional why mo. No, ang tawag nga dito ay matinding pagnanasa o deepest desires, no, na matatagpuan mo din yan, no, sa kalooban ng Diyos. Ngayon, ito ang isa kong pangarap. One of my dreams is to become a millionaire, maging mayaman. Bakit ko gustong maging mayaman? Meron akong tatlong matinding emotional why kung bakit gusto kong maging mayaman, no? Number one, bago ko pala sabihin na dati kasi ako ay talaga po naranasan namin nung magkakapatid, nung bata pa kami, no, na hindi kami nakakain ng tatlong beses isang araw. Naranasan namin mag-ulam po ng talbos ng kamote, yan, lugaw, di ba? Maglulugaw na lang para lang makaraos. Mantika at pati atoyo paghahaluin, no, pwede ng ulam. Ano pa ba? Yun, ang aking chinelas ay pudpud, no? Pudpud na. Alam niyo po ba 'yung pudpud? No, masakit na 'yung butas na 'yung dulo ng chinelas ko. Ang aking palda ay dalawa lang sa isang linggo sa school. Ayan, ano pa? Naglalaba kami sa ilog isang beses sa isang linggo. Wala kami sabong mabango, puro sabong mabaho lang ang gamit namin. Kung ano na 'yung gamit namin sa paglalagay, 'yun na rin 'yung panligo. No, wala rin kaming toothpaste, no. Ano man 'yung toothbrush. Ulin, yan. Pag may ulin, asin. Ginawa namin toothbrush ang asin. Diyos ko po, ano pa ba? Madami pa pong story ng buhay, no, namin na talagang Pansit Canton, lima kami maghahati-hati. Berdeng saging na mahaba. Kung alam niyo po yung kinikwento kong saging na mahabang berde, hatiin ng nanay ko yan. Kung lima, kung apat kami magkakapatid, apat na hati. Ayan, isang itlog na pinirito, hati-hati na rin kami. Kailangan po talaga naming mabuhay, man. Wala po akong baon sa school. No, kailangan ko pang magtinda ng yema. Yung yema ng tita ko na para lang magkabaon, no. 25 baon ko pwede na sa akin yun, no. Pag may 50 ka, malaki na sa akin yun, mga klase ko. Piso, yan. Ano pa ba? Yun, pag Christmas party, yan, wala akong dalang masarap na baon. Pag Christmas party, mga klase ko, may longganisa. Di ba nung araw, longganisa, parang mayaman ka na. Hindi, iba naman ngayon, no? Normal na yun. Noon kasi parang mayaman ka. Pag baboy, pinirito. No, ako, ano, dala ko gulay. Isda, yan mga ganyan. Pero ngayon, isda talaga, mahal na. Mas masarap pa ngayon ang isda. Gulay, diba? Ayan, so unang-unang reason ko, emotional why, para mangarap, no? Na yumaman ng God ko ay of course to provide for my family. Ako po ay may dalawa ng anak ngayon, no? Two boys, of course, mga bata pa, isang 8 years old at isang 12. So ang pamilya po sa akin, isang valid na emotional why. Ito rin ang hunger ko. 'Di ba? Sabi ko sa Biblia, ang sinumang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa kabilang sa kanyang pamilya, ay tumatalikod sa pananampalataya. At mas masama pa isa sa isang mananampalataya. Isa, Timoteo 5:5-8. No, kung ako po ay single, kaya kong kumain ay mabuhay ng dalawang beses lang kakain sa isang araw. No, magpapasting lang ako. Pero hindi ko po kayang makita yung mga anak ko na hindi kakain ng tatlong beses sa isang araw. Masakit po yun sa isang magulang. At gusto ko po magkaroon ng pera na masend sila sa good school, quality school. Gusto ko po na may sapat na pera para kung magbabakasyon ng buong pamilya, no, kami po ma-experience namin. Gusto kong may pera pag may emergency sa bahay, may repair, pag may kailangan bilhin, at pag may nagkasakit, mayroong dudukutin o may ibabayad sa ospital. Hindi ako nagpapanik, hindi ako nagkakaroon ng emotional at financial stress. At alam ko rin po na 50% ay pinag-aawayan ng mag-asawa pagdating sa tungkol sa pera.
No, kaya nagdesisyon akong kumita ng mas malaki and manage it together with my husband. Yan. Yan po yung isa kong emotional why. Number two emotional is my little joys. No, I wanted to, gusto ko pong ma-experience ng mga ng aking membro ng pamilya na makapag-grocery kami, makapag-shopping, na hindi naman kailangan matipid. No, yung mabili yung gusto nila, yung wants. Yan, hindi na tumitingin sa presyo. No? Kumain sa restaurant, sa gusto namin restaurant. Mag-celebrate ng mga vacations, no? Baguio, beach, kung saan man yan. No? That is my little joy. Kumain ng pizza, ice cream, pag gusto. Bumili linggo-linggo ng mga gustong enjoy na like pumunta kami sa Jollibee, pumunta kami sa McDo. Ayan. Yung mga something small na pero it can gives a relationship bonding with my family. No? Ang Diyos ay nagbigay sa atin ng pagkakataong i-enjoy ang yaman natin. No? Yung mga bunga ng ating paghihirap ay pakinabangan natin skills and talents. So, yung number 3 po na, ito naman number 3 na aking reason, no, emotional why is to provide for my ministry or for my church. No, masarap pong pakiramdam na mag-tight po tayo, makatulong tayo sa simbahan. Kahit sa maliit na pangangailangan nila ay mabigyan natin sila. Mapalawak nila ang ating simbahan. Turuan, dahil ang sabi nga sa Biblia, turuan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabuting gawa, maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Is 1 Timoteo 6:18. Para po sa akin yan ang purpose ng yaman. Magkaroon ka po ng livelihood program, charity program, a little act of kindness, no, can change one's life, ano, maging blessing to others. Siyempre, pag marami kang pera, unlimited ang income mo, unlimited din ang tulong mo. Pero kung limited ang pera mo, limited din ang tulong mo, di ba? Yun ang aking saying, no? The more you have the money, the more you will be blessed. Will be a blessing to others. Ayan. So, yan. Ulitin ko. Kaya hindi naaabot ng iba kanilang mga pangarap, no? Dahil kulang sila ng emotional why, ng fuel, ng dahilan, ng deepest desires. So, ako, ito po yung tatlong reason ko to provide for my family, to enjoy my little joys with my family, and to provide for my church or ministry and serve many people. Yan. Ngayon, kung kayo po ay nakakuha ng magandang values or natuwa po kayo sa aking vlog, do me a favor, please subscribe to my channel Amazing Mindset and follow my Facebook page Financial Health and Beauty. And thank you so much and God bless. Don't forget to share, like, and comment na rin. Mag-comment na rin po kayo. No? God bless and see you on my next vlog. Next vlog.